mabuti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, tapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Mapapawi ang aking panalangin, tayong lahat.
magkagawin. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Diyos nagsasabi na siya ay narating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala sobra, kilang kulog ay maririnig at ang lahat ng natitira ay lindol ay yayanin. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Magkauwi ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Tayong lahat ay magkauwi. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Ito na naman tayo, Hope and Love. At patuloy nawa tayong magalak at purihin natin ang ating Panginoon. Tatapos lang ng Sabat kahapon. At kamusta po kayo? At nawa ay nasa mabuting kalagayan at ang inyong mga gising ay masigla. At ngayon pong umaga ay makakarinig na naman tayo ng napakagandang mga usapin. At patuloy na nating ipakita sa ating Panginoon kung gaano tayo natutuwa sapagkat binigyan na naman tayo ng bagong araw at bagong hininga. At ngayon po, nandito po ang aking mga kasama. Good morning po sa ating mga kasama at higit sa lahat ang ating mga viewers. At narito po ang ating mga kasama, si Sister Kate. Yeah, Sister Kate, bati ka sa ating mga viewers na nakikinig ngayong umaga. Good morning po sa inyo, Brother Joches, at sa lahat po ng ating mga viewers. Good morning po sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang umagang ito na kanya pong ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At isa na naman pong mensahe ang ating matututunan sa umagang ito. At nawa po, mabless po tayo sa umagang ito at sa buong maghapon. At muli, good morning po sa ating lahat at happy, happy Sunday! Salamat na Sister Kate. At nandito naman po, meron pa rin tayong kasama lagi. Ang ating nakakasama ay si Brother Glenn. Di siyempre, hindi mawawala si Brother Glenn. Brother Glenn!
Good morning sa iyo. Bumati ka sa ating mga viewers. Well, 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 well. Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang pagpapala muli ang ating mararanasan ngayong umaga. Patuloy tayong tumunghay. Good morning, Brother Joses at Sister Kate. God bless po. At wala po si Pastor Porto at si Pastor Juby. Ngayon po sila ay may mga lakarin na napaka-importante sa araw na ito. At, pero meron po tayong pinadala sa atin ng ating Panginoon na tagapagsalita. Lagi pong napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ibinibigyan niya tayo ng tagapagsalita. Sa katauhan po ni Pastor Rodel. Pastor Rodel, bakit po kayo sa ating mga viewers? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigilong naming mga kapatid, mga kasama sa paglilingkod. Ako ay tumanggap ng isang paanyaya at isang karapatan sa akin na makapagbahagi sa inyo ng mga mensahe mula sa ating devotional. Ano? Kaya anuman ang sitwasyon natin, ang pinakamahalaga, ang Panginoon ay kasama natin. Pinabati po kayo ng isang magandang umaga. Nakamute kaya ta, Brother Joses. Thank you po. Papangunahan po tayo ni Sister Kate sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Sa naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri at sinasasalamatan po namin kayo sa umagang ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po na muli sa mga inalito sa Hope and Love upang makapagbahagi at makinig ng inyo pong mensahe. Kuha po inyo po kaming gabayan at maunawaan po namin ng lubos ang mensahe na nais niyo pong iparating sa amin at ito po ay aming maipapuso at patuloy na maibahagi rin sa iba upang sila rin po ay makinabang. Nawa po sa buong maghabong ito ay madama namin ang inyong pag-ibig at kayo nawa po ang maging sentro ng aming mga puso upang ang aming pong mga buhay ay maging maligaya ng lubos. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ingatan niyo nawa po ang bawat isa sa amin, sa lahat po ng bumubuo ng Hope and Love at sa aming po mga taga-subaybay at mga viewers. Salamat po sa pagtugon sa aming mga panalangin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For quite a long time.
Morning again. Ang ating speaker po ngayong umaga ay nanggaling pa po sa Lipa Adventist Academy. Pagpalang umaga sa ating lahat sapagkat pinagkaluban tayo ng ating Panginoon ng isang speaker na napakagwapo ang nakikita ko ngayon. Yan. At nakaputi siya. Yan. Si sa katauhan po ni Pastor Rodel Honorica. Siyang po ay chaplain. Hindi ako nagkakamali, Pastor, chaplain kayo sa Lipa Adventist Academy. Ibigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Yes, sa iyong pagpapakilala, amin pong kinagagalak mula po dito sa Lipa Adventist Academy na kayo ay batiin namin at ipahayag ang aming masaya na pagbati sa inyo sa araw na ito. Ngayong umaga ito, ang inyong lingkod ay naanyayahan po upang maging tagapagbahagi ninyo ngayong umaga upang ating pagnilay-nilayin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang mga panukala at ang kanyang ministeryo doon sa makalangit na sanktuaryo. Ngayon po ay nasa pagsasama-sama tayo ng ating devotional ngayong Oktobre 3 at kinagagalak ko po na ang ating pag-aaral ngayon ay maghatid sa atin ng biyaya sa pamagitan ng paglilingkod ng ating Panginoon doon sa makalangit na sanktuaryo. Ang ating pong susing talata ngayong umaga ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 10, ang talata ay 12. At aking pong babasahin sa wikang Ingles. Ang sabi po dito, "But this man, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God." Ito po ay walang iba kundi tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Ano? Siya po ngayon ay nandoon sa kabanal-banalang dako ng kanyang paglilingkod. Tayo bilang mga Seventh-day Adventists ay may mas panatag tayo na direksyon ng ating pananampalataya sapagkat tayo'y kumikilala sa dakilang paraan ng Diyos ng pagliligtas. At ito'y makikita natin bilang isang nakalatag na plano ng Panginoon sa pag-aaral natin ng sanktuaryo. Nasaan na po ba tayo ngayon sa ating pag-aaral ng sanktuaryo? Tayo po ngayon, mga kapatid, ay nandoon sa kalagayang parang kung ibabalik ninyo ang inyong isipan sa pag-aaral ng kasaysayan ng Israel doon sa ilang at ng kanilang paglalakbay, gabay sa ilalim ng gabay ng Panginoon, ay nandun sila sa
na tinatawag na araw ng pagtubos, yung Day of Atonement. Yun din ang pinakakalagayan natin ngayon sa panahong ito. Sapagkat minsan, sa isang araw, sa isang taon, ay pumupunta ang lahat ng Israel sa kanilang kampamento upang gawin nila ang dakilang atas ng Panginoon ng pagsasama-sama at upang kilalanin na ang Panginoon ay siyang nagtakda sa kanila at ng kapangyarihan upang mapatawad ang lahat ng kanilang kasalanan sa panahon ng araw ng pagtubos. At yan po ay minsan isang araw sa isang taon nila ginagawa na ang lahat ng ating mga kasalanan, lalo na ng kampamento ng Israel, na dinala sa bawat araw sa pamagitan ng pagdadala ng handog ng mga tupa sa kanilang mga kasalanan, ay minsan pa'y nililinis ito sa doon sa sanktuaryo sa araw ng pagtubos. Ngayon sa ating pong kapanahunan, sa karanasan ng mga alagad, tila baga dumarating ang mga kabiguan o kaya ay mga tinatawag nating disappointment. Kagaya ng mga alagad nung una, after na matalastas nila na ang Panginoon ay hindi na nila makakasama pagkatapos ng tatlong taon at kalahati nilang pakikisama sa Panginoon, ay tila baga nawalan sila ng pag-asa na hindi na nila makikita ang Panginoon. Subalit ng Panginoon ay bumalik sa kanila upang ibigay ang mas malawak na pananaw tungkol sa ministeryo ng Panginoon at kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang mga susunod na kanyang mga ministeryo na gagawin. Pabor sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng tao na tatanggap kay Kristo bilang personal ng tagapagligtas ay nagkaroon ng pag-asa muli ang mga alagad. Natanawin nila ang Panginoon na hindi parang isang kasama o isang misayas na biglang nawala sa kanila, kundi nakita nila ayon sa liwanag ng banal na kasulatan at ipinaliwanag sa kanila ng Panginoon ay hindi humihiwalay sa kanila. Kagaya po ng dakilang pangako ng Panginoon sa mga alagad, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi lang hanggang sa katapusan ng sanlibutan ang Panginoon ay nasa atin. Sapagkat ang kanyang ministeryo ay hanggang doon tayo makasama niya sa langit na bayan. Siya ay nasa langit ngayon sapagkat siya ay tumatayo bilang ating dakila at punong saserdote. Siya ay tumatayo bilang isang hari. Andun siya sa kabanal-banalang dako. Kagaya ng sinabi ng ating talata, pagkatapos si Kristo na ibigay ang kanyang buhay bilang pinakadakila, handog, minsan at para sa lahat, ay umupo sa kanan ng ating Panginoon. Siya ngayon ay dakilang pare na siyang tumatanggap ng ating mga dasal at mga pagpapatawad at siya din ay isang hari sapagkat ibinigay sa kanya ng ating Ama ang lahat ng kapangyarihang nauukol sa lupang ito at anumang bagay na kapangyarihan nauukol sa langit. Mga kapatid, ito ay isang katiyakan. Ito ay isang kasiguraduhan. Isang pag-asa na ang Panginoon natin ay nandyan upang paglingkuran tayo. Kagaya ng talata sa Daniel 8:14, ganun din sa Apokalipsis 14:7, ang dalawang talata ito nagbibigay sa atin ng gabay. Kumbaga, tumutukoy, kumakatawan ito bilang isang kompas. Kung tatanawin natin ang mga pangyayari sa ilalim ng plano ng Panginoong pagliligtas sa sanktuaryo na ating pinapag-aralan sa banal na kasulatan, ay makikita natin ang katiyakan at ang mga sunod-sunod na pangyayari sa linaw na ating matutunghayan sa pag-aaral ng sanktuaryo. Sa Daniel 8:14 ay ipinahayag ni Propeta Daniel, ang sabi niya, unto 2,300 days, then shall
the sanctuary be cleansed. Ito ang simula ng judgment ng Panginoon pabor sa kanyang mga banal upang tanggapin ng Panginoon tayo bilang kanyang bayan dahil nagsimula na si Kristo sa kanyang ministeryo upang mapatawad, malinis ang lahat ng bagay na nandoon sa sanctuaryo, particular kung ililigay natin doon sa kaisipan ng Old Testament time, yung mga dugo ng handog na tumutukoy sa kasalanan na ating hiningi sa pagpapatawad ay minsan ang patatawarin ng Panginoon, lilinisin ng Panginoon at ang ating magiging ang record kapag tayo ay nakiisa doon sa hamon ng Panginoon at pag-aakay ng Panginoon na maging panalang ating buhay sa panahon na ito ng judgment. Tayo po, kapag si Kristo ay dumating na kagaya nung dakilang saserdote kapag natapos na ang kanyang ministeryo, ay lalabas na sa sanktuaryo at magdidiriwang na ang buong kampamento ng Israel. Tayo man ay mararanasan natin ang ganong sitwasyon. Kapag si Kristo ay dumating na at upang tayo'y dalhin, upang tapusin niya ang lahat ng kanyang dakilang hakbang upang ang kanyang bayan ay maging tapat at banal sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa kabanal-banal ang dako doon sa langit na bayan. Kagaya po na sinabi ni Juan sa Revelation 14:7, ang sabi niya, "Fear God and give glory to Him, for the hour of judgment is come." Ito po ay tumutukoy, mga kapatid, doon sa dakilang ministeryo ng ating Panginoon. Tayo naniniwala sa Adventist mula noong 1844, nagsimula ang Panginoon. Anong ginagawa ng bayan ng Diyos doon sa Israel kapag ginagawa na ito ng dakilang pare doon sa panahon ng Day of Atonement? Sila po'y binabagbag nila ang kanilang sarili. Sa kapanahunan natin ngayon, ito na ang panahon upang tayo mabuhay na banal, na sumusunod sa ating Panginoon, na nililinis natin ang lahat ng ating karumihan, na binabagbag natin ang ating sarili, sapagkat tiyak na tayo'y pinagkalooban ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga turo na ito ang tamang panahon na tayo ay lumakad sa takot sa Panginoon sapagkat ito na ang panahon ng dakilang paghuhukom. Ang kasunod nito po, mga kapatid, wala nang iba kundi ang pagdating ng Panginoon. Pero kung tayo masumpungan ng Panginoon na hindi lumalakad sa buhay na kanyang binabanal ayon sa diwa ng paglilinis ng ating kasalanan na hinahatid ng ating Panginoon bilang siya ay handa na maglingkod sa atin doon sa makalangit na sanktuaryo, magiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung tayo ay hindi gaganap doon sa dapat na inatas sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin na lumakad tayo sa takot sa Panginoon, banalin ang ating buhay sa pamagitan ng pakikisama ng ating Panginoon at sa tulong ng Santong Espiritu sa ating buhay sa pagkatiyak ng Panginoon ay sumasama at gumagabay sa atin. Dito po sa huling bahagi ay tinuturuan tayo na lahat ng sinabi ng propesya mula nung una sa panahon man ni Moses, kapanahunan man ni Daniel at kapanahunan man ni Juan, lahat ay nagtuturo sa atin na tayo ay may Diyos na sa atin ay naglilingkod. At kung dumating tayo doon sa panahon na tayo tawagin ng Panginoon sa pamagitan ng Santong Espiritu na giyagisin ang ating buhay, ang dapat na pagtugon natin ay ibigay natin ang ating buong pagkakatiwala na si Kristo ay kaya tayong linisin sa lahat ng ating karamihan. Ano man ang sitwasyon, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat.
Kaya tayo ay patuloy na nangangaral, tinatawagan natin ang Panginoon sa ang mga tao sa paanan ng Panginoon upang sila ay magsisi at tumanggap ng bagong pagkatao sa kapangyarihan ng pagbabago ng ating Panginoon sapagkat tiyak tayo na nandun pa ang Panginoon na nandun nagbiministeryo upang tanggapin tayo at tayo ay kanyang banalin, tayo ay kanyang linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang diwa na ito ng ating pag-aaral sa iyong sa umagang ito ang maghatid sa atin ng pag-asa. Inuulit ko po, si Kristo sa pamagitan ng ating susing talata ay nandoon po sa langit ng mga langit, doon sa kabanal-banalang dako at nasa kanan ng ating Diyos, ang ating Ama, sapagkat siya ay nagmi-ministeryo upang sa pagtawag ng ating mga pangalan. Sa panahong tayo ay dadalisay ng Panginoon, ay lubos na masumpunganawa tayo na nasa kanyang panig at ang buhay natin ay nababanal sa pamagitan ng kanyang mga salita at pagsunod natin sa kanyang mga panuntunan. Kaya bilang mga Seventh-day Adventists, marapatin po natin na tanawin ang isang pag-asa. Ano ho? Ang isang pag-asa. Si Kristo ay malapit ng bumaba bilang dakilang punong pare, bilang tagapaglinis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Masumpunganawa tayo sa kalalagayang ang ating buhay ay nababanal, ang ating buhay ay nagiging sakdal sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Atin pong ibigay ang ating lahat ng pagkakatiwala sa Kanya sapagkat Siya po ang author and finisher of our salvation, of our faith. Mabiyayaan nawa po tayo na patuloy sa bawat araw ng ating palalakbay bilang mga anak ng Diyos at bilang Kanyang alagad na tumitingin at nagtitiwala na ang Panginoon ay nandun at handang maglingkod sa atin sa mga lumalapit sa Kanya upang tayo ay banalin ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa umagang ito ng ating pagsasama-sama at pag-aaral ng salita ng Diyos. Brother Joses? Pastor. Salamat po, Roosevelt. Yes. Tayo po itadako muna sa reflection na napakaganda, napakapulido ng pagpaliwanag niyo, Pastor Rodel. Nawa ay naunawaan ng ating mga viewers na napakahalaga na si Kristo lang talaga ang naglalang sa ating buhay. Siya ang may karapatan na kumuha o siya may lalang na kumontrol. Tayo mga nilalang, dapat siya ang kumukontrol talaga sa buhay natin. Okay? Dako na po tayo sa ating reflection na papangunahan po tayo ni Pastor Fortu. Balik ko kay Pastor Fortu. Okay, thank you so much, Brother Joses. At thank you so much, Pastor Rodel, sa iyong napakagandang mensahe ngayong umaga. Pagpaumanin mo na ang iyong abang lingkod ay nahuling makapasok sapagkat hindi ako pinapasok agad nitong ating internet dito sa LAA guest. Salamat sa Panginoon at nung bandang huli nakapasok na rin ako. Okay, so samantalang atin pong pinakinggan ang mensahe ngayong umaga, tayo na may dadako po sa ating mga refleksyon. At siyempre ang atin pong mga kasama dito po sa Hope and Love ay handang-handa po sa kanilang maibabahagi sa umaga nito. Ayan, ang ganda na nangiti ni Sister Kato sapagkat alam niya na talagang siya ay unang magbabahagi sa umaga nito ng kanyang refleksyon. Sige, umpisahan mo na, Sister Kate. So, good morning po muli sa ating lahat, mga kapatid, at salamat po sa napakagandang mensahe, Pastor Rodel. So, in the Holy of Holies po, mga kapatid, napakadakila po ng ating Panginoon sa kanya pong ginawang pagliligtas sa ating lahat. Ang kanya pong pag-ibig
ang kanyang pinaramdam sa atin, ang kanyang pong wagas na pagmamahal ay hindi nawawala kahit pa makasalanan tayo. Handa po niya tayong tanggapin kahit anong itsura natin, basta mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. So, ngayon po ay hindi natin siya kita, ngunit patuloy po siyang nagiging tapat. Patuloy po niyang pinaparamdam ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So dito po sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, ay patuloy at patuloy po tayong makakaranas ng mga problema. At ano po, may mga panahon din po na pakaramdam natin, nag-iisa tayo. Huwag po natin isipin yun dahil meron po tayong katulong. Meron po tayong Diyos na kaagapay natin sa lahat. Sa patuloy po nating pamumuhay sa mundo ito, maging matibay po tayo upang maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Habang may panahon pa, maghanda tayo. Mag-share kahit sa simple lang pong paraan. Halimbawa, may nakausap ka dito. Halimbawa ay medyo tuwagan yung pag-uusap. At pwede nyo lang yung ipahagi. Tanggapin po natin ang ating Panginoon ng buong puso dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Patuloy po siyang nagkaantay na tanggapin natin siya. Kaya ano po pong hinihintay natin? At kung mahal po natin siya, gawin natin ang kanyang mga utos at nawa. Sama-sama po tayong magmana ng buhay na walang hanggan at wala po sanang isa ang mawagid sa atin. Okay, thank you so much, Sister Kate. Sa'yo, napakagandang refleksyon sa umagang ito. No? So, tayo naman ay makikinig ng refleksyon buhat kay Brother Glenn. Ano, Brother Glenn, kumusta ka na dyan? Yes, hello, good morning. Thank you, Pastor Rodel. Si Pastor Rodel ay tanda ko, nakasama ko sa SCLC nung nagmamasteral pa sila 2007. Then 2008 dahil ako ang makulit na nakasit-in doon. Under kay Pastor Gayuba. Salamat, Pastor, sa maliwanag na pagpapaliwanag na ang ating topic ngayong umaga. Alam nyo, napakaganda po ng isang buwan na pag-aaral na ito dahil talagang ito ay filler o foundation ng pananampalataya ng Adventist. Walang ibang mananampalatayang makakapagpaliwanag ng paliwanag ng isang Seventh-day Adventist dahil tayo'y tugma sa history, sa Bible, sa kasaysayan at sa Biblia ang ating pinakabasihan. Kaya tumutugma ang lahat ng pangyayaring ating iniaaral dito. Kaya pinamahal naman kaibigan, yung pagiging banal, yung gawain sa sanctuary ay tunay na napakahalagang kailangan nating pagtuunan ng pansin ng aral. Kailangan nating bigyan ng panahon, paunawaan ang mga bagay na ito. Kaya dapat ay patuloy po nating subaybayan ang atin pong aral na ito. Inamal na mga kapatid. Akin pong babasahin yung sa Hebreo 8:6 at naglalambing na ang aking bunso. Ang sabi po ay, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa iba. Dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Yung paglilingkod ng ating Panginoon doon sa banal na dako ng sanctuary, kabanal-banalang dako ng sanctuaryo, minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay napakahalaga dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang namamagitan na, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang namamagitan sa atin upang yung ating pamumuhay at yung ating kalagayan ay higit na may taas ang antas ng pagkakilala sa ng ngunit ng aking bunso. Kaya minamahal na mapatid, atin pong tumayan, akin munang ibibigay sa aking mga kasama ang pagkakataon at ang aking bunso ay di mapakali. Bless po. Salamat, Pastor Rodel.
Okay, thank you so much Brother Glenn sa iyong ibinahagi sa umagang ito po, at salamat sa Panginoon. Talagang si Brother Glenn ay patuloy na pinapahintulot ng ating mga ladyos na siya ay makasama natin po. At salamat Brother Glenn sa iyong presensya sa umagang ito. Siyempre akin pakikinggan ang ating gwapong-gwapong admin, si Brother Joches. Bigay mo na Brother Joches ang iyong refleksyon sa umagang ito. Parang yung sinabing gwapo mo, parang gusto ko itago ang mukha ko, parang maraming lalapitan. Okay, yung anak din ni Brother Glenn, parang gusto ko na rin umiyak, narinig ko. Ang aga-aga, no? Nakita natin yung pagpapala ng ating Panginoon may uma. At sa Porto, ano pala dyan sa iyo, no? Parang may programa. Dalawa yung pinapakinggan ko. Hope and Love at saka yung Dian. Eh, yeah. At balik tayo dito sa ating reflection. Yung reflection ko dito, na si Kristo lang talaga ang daan papuntang langit. Kung pag ako nagmumotor minsan, hindi talaga ako makalis pag walang susi. So, hindi talaga tatakbo yung motor ko pag walang susi. Sa buhay natin, ang naglilinis talaga ng ating mga kasalanan ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, naglilingkod siya. Hindi ibig sabihin na matay ang ating Panginoon, hindi siya naglilingkod. Naka-duty pa rin ang ating Panginoon sa bawat takbang ng buhay natin. Yung pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus, ako po yung kaaway na yun yung tagumpay niya, pero hindi, yun yung tagumpay ng ating Panginoon, lalo na maramdaman natin at ipinakita niya yung pagliligtas, yung pagliligtas niya para sa atin. Napakaganda po, no? Napakaganda ng sinabi kanina ni Pastor Rodel, na talagang nakita ko habang siya nagsasalita na yung paglilinis sa atin ng Panginoon, yung paglilinis ng ating mga kasalanan, ay ang Panginoon lang ang makakagawa nun. Makakagawa nun. Kung tayo ay marunong maglinis pag tayo nadumihan, yung mga maputik ka, mabaho ka man, naliligo ka, para mawala, pero yung ating mga kasalanan, hindi po natin kayang linisin yan. Maaaring ang Panginoon lang maglinis at tayo lalapit. Kapag sinabi natin na, hindi muna ako hindi saka na ako magbabago, pag okay na ako. Aba, pag okay eh. Meron palang ganun, no? Hanggang sa tumatagal, hindi pa rin pala okay, Pastor Rodel. Habang pagkatapos, nai-realize siya bandang dulo. Alam mo, ang nagpabago sa buhay ko, kundi dahil sa Panginoon, hindi ako ngayon ganito. O, diba? Panginoon pa rin talaga yung nagbabago sa ating buhay. At siya rin ang magdadala sa atin sa heaven. Balik ko sa iyo, Pastor Fortu. Okay, thank you so much Brother Joses sa iyong ibinahagi naman at magandang refleksyon sa umagang ito. At dito ay nagpapasimula na, dumarating na mga tao at talagang medyo may kaunti ng kaingay. Ano po? Ayon, mag-i-special number si ma'am. Kaya talagang okay. So, salamat Pastor Rodel, ano, sa iyong pangunguna sa ating devotional ngayong umaga, no? Gusto kong tumuon doon sa iyong binanggit na talata sa Revelation 14:7, ano? Sapagkat ang panahon ng paghuhukom ay dumating na. No? So pansinin po natin mga minamahal mga kapatid. Bago po ang talatang 'yon, ay naroon yung panawagan na sambahin ang ating mahal na Diyos. Yun sa 14:6. Okay? Sambahin siya na gumawa ng langit at lupa, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat dumating na ang araw ng paghuhukom. So, nais ng ating mahal na Diyos na tayo ay mapasama, no? Doon sa mga banal na kung saan ay mag-uukol ng pagsamba sa ating may lalang mga minamahal mga kapatid. Tandaan po natin, binanggit dito ni Pastor Rodel na itong paghuhukom na ginawa doon sa kabanal at ginagawa sa kabanal-banalang dako mga minamahal mga kapatid ko, ay ito'y para sa mga banal. No? Only for the righteous mga minamahal mga kapatid ko. No? Kaya nga tayo po'y inaanyayahan mga minamahal mga kapatid ko, sapagkat nakita po natin, matapos na maipagkaloob ng ating mahal na Diyos ang bugtong na anak, ay naroon na kanyang
dinala ang kanyang sakripisyong ito. Alam po naman natin, pagka doon sa sanctuary, di ba? Pagka pinatay po yung handog, kukunin po yung dugo, ano po, at dadalhin po ito doon sa banal na dako, mga minamahal mga kapatid ko. So, ito po yung sinisimbolohan ng dugo ng ating tagapagligtas na si Kristo. Ano po? So, mga minamahal mga kapatid ko, siya lamang ang talagang maaring gumanap dito sa ministrasyong ito, mga minamahal mga kapatid ko, doon sa pagliligtas na ito, mga minamahal mga kapatid, doon sa katubusan ito. Bakit? Sapagkat siya lamang ang matuwid. Dapat kasi ang gagampan talaga rito ay sinless, mga minamahal mga kapatid ko. Kaya nga't sinasabi ng ating banal na kasulatan, ano nang lumapit ang isang binata sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng ating Panginoon. Bakit itinatanong mo sa akin ang tungkol sa mabuti? Mayroong isa lamang na mabuti. Datapwat, kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang aking mga utos. So, mga minamahal, mga kapatid ko. So, ang paanyaya po sa atin, mga minamahal, mga kapatid ko, ay ang sambahin siya na gumawa ng langit at ng lupa. Upang sa ganun, mga minamahal, mga kapatid ko, tayo ay sama-sama na matatakam upang sa ganun, mga minamahal, mga kapatid ko, maging kahabahagi tayo ng kanyang mga minamahal anak na naihahanda doon sa dakilang araw na kanyang pagbabalik, mga minamahal, mga kapatid ko. Sapagkat ang sabi nga niya, nais ko na kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon, mga minamahal, mga kapatid ko. Kaya nga, sa araw-araw, isinasakdal tayo ng kaaway. Datapwat, sapagkat dito sa ating pag-aaral, ang sabi rito ay, ang ating Panginoon, Jesucristo ay nasa kabanal-banalang dako, tayo ay laging ipinagtatanggol ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay nagsisilbing abogado natin na sa oras na tayo isinasakdal ng kaaway, mga minamahal, mga kapatid ko. At inaangking kanya, naroon ang ating Panginoong Jesucristo na tayo iniharap sama bilang isang nagsising nagkasala na nilinis sa pamagitan ng kanyang dugong na tigis doon sa kalbaryo. Tayo'y mga not justified, itinuring na walang mga sala, mga minamahal, mga kapatid ko, iniharap sama at sinasabi, yang anak na yan ay akin, sapagkat ako mismo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kanya. Ang anak na yan ay nalinis sa kanyang pagkakasala. Sabi nga na 1 Peter 3:18, Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Holy Spirit. Okay, atin pong ibalik sa atin pong tagapagsalita kay Pastor Rodel para po sa concluding part. Ang ating buhay mula ng tayo'y tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng banal na turo niya at pagpapakilala na siya ay handang tumanggap sa atin, banalin ang ating buhay, linisin tayo sa ating mga kasalanan, at tayo ay kanyang kukupin sa dakilang plano ng kanyang pagliligtas. Wala na iba tayong magagawa pa kundi ang tanggapin ang alok ng Panginoon ito doon sa dakilang at banal, kabanal-banalang dako sa langit na kung saan naghihintay sa atin ng Panginoon. Tayo mga Adventist, sabi nga, lagi nating sinasabi, Christ is coming, are you ready? Diba? Ganun ang karamihan sa atin. Christ is coming, are you ready? Pero ang Panginoon, gusto kong baligtarin rin, ay ang Panginoon ngayon ang handang-handa na. No? Ang tinatanong lang ang Panginoon,
tayo ba ay handa na rin. Masumpungalawa natin ang ating buhay sa ilalim ng pagkukupkup ng Panginoon. At huwag tayong bibitaw sa anuman sandali na ating pinagdadaanan. Hirap man, pagsubok man, umasa tayo na may Panginoon doon sa banal, kabanal-banal ng dako na hundan sumaklulo sa atin. Pagpalain tayo, Panginoon. Okay, thank you so much, Pastor Rodel, sa iyong napakagandang pangunguna sa ating morning devotional ngayong umaga. Po. At tayo na may dadako sa ating mga refleksyon buat sa ating comment section. Okay, Brother Joses. Yan, sabi po ni Ate Maricel Suriano Pascua, ang reflection niya, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito, ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po yung reflection ni Ate Maricel Suriano Pascua. Salamat po Ate Maricel Pascua. Hanap pa po tayo dito. Bobulahin natin kung sino talaga ang meron dito. Reflector. More mga prayer. Okay. Kung wala, edi mas maganda at maaga tayong makakatapos. Mas maaga nga mga... Yan, sabi dito. Maraming salamat po sa panalangin nyo. Medyo malakas na po ako. Amen. Praise the Lord. Gaganyan naman ang reflection mo mga umaga. Ako gaganahan. Sabi nga naman yun. Maraming salamat po sa panalangin nyo. Medyo malakas na po ako. Sino po gaano nyo po. Palagi po akong nakasubaybay sa inyo. Nakapakaganda ang tapos. Ginaganahan talaga ako magbasa ng reflection. Pag gaganyan ang unang kanyang reflection. Lagang good news. Mga po salamat. Gumaling. Yes, narito po naman ang sinasabi ni kapatid na Dalingugat. Thank you so much po sa hope and love. Dahil kahit po pandemic, nakakapakinig at na nakakapanood po ang kami ng salita ng Diyos. Pagpalain ng pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos sa langit. Amen po. Amen. Salamat. Sabi po ni Sister Alina Daray, Pastor, tayong mga Adventista, kailangan na paghawakan natin na si Jesus Kristo lamang ang ating tagapagligtas kahit tayo'y makasalanan, pero ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin ay hindi mawawala. Thank you po. Thank you po, Elina Daray. And then, punta naman po tayo kay Mari Nagal. Pastor Fortu, may sinasabi dito. Good morning, Pastor Fortu. Ang ganda po ng views sa likuran nyo. Napakaganda po. Napakaganda. Napakalinis. Maganda po yan. Mga haligi. Itingnan pa po natin dito kung may mga reflection. For more, Pastor Fortu, more mga pre-request, no? Yung nakikita okay. Po dito. Oh, sige, kung prayer request, ay tayo dumako na sa ating mga panalangin kung wala na tayo. Dumapol. Sabi ni Angel Estivieto de la Torre, tunay po na God is a good all the time. Salamat po sa inyong reflection. Tama, ang ating Panginoon ay good. God is a good all the time. Okay. Hindi po, tayo po idadako na sa ating prayer. At Pastor Rodel, nakikita niyo po yung ating private. Yes po, nakikita ko po. Nandiyan po lahat yung ating mga pre-request ng ating mga viewers, ng ating mga minamahal. Nandiyan po ang kanilang mga kahilingan. Tayo po idadako na sa ating panalangin. Hindi ko alam kung si Sister Kate ay nakalagay ng summary ng ating prayer. Mayroon ba Sister Kate? Baka po kasi Pastor. Pastor, kinapit-paste ko na po sa private chat. Okay, sige. Nakikita ko na po dito. Sige. Dami pa nung umabol na mga
pati si na Nicole Bisyon niya, mga refleksyon. May refleksyon pa rin? Baka magkautang tayo. Opo, si na Nicole Bisyon niya, yan. Ah, sige po, sabi po ni Nicole dito, good AM po, Pastor. Napakaswerte naman po nating tagasunod ni Kristo. Dahil sa pagkatapos niyang tubusin tayo sa kasalanan, sa magitan ng kanyang dugo, ipinagtanggol naman po tayo sa santuwaryo sa langit. Kaya tandaan po natin na lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti na intinda natin, dahil sa isang bagay lamang ang hindi niya kayang gawin sa atin, ang magsinungaling, dahil sa lahat ng kanyang sinabi ay tunay at tapat mapanghahawakan. Salamat, Sister Nicole. Ma'am Lenny Cartagena, Brother ano, tsaka si Edita Red, mayroon ding mga refleksyon. Ito, Brother Glenn, babasa. Okay, sabi po ni Ma'am Lenny, di pa ina-accept ang aking ano, request. Good morning from Thailand, Ma'am Lenny Cartagena. Thank God today and to all the past and to all and Pastor Rodel. Ask ko pang po, ano po bang ibig po ba sabihin 1844 ay nagsimula ang investigative judgment sa langit? Sino po ba ang ginajudge? Ah, ask daw niya, Pastor. Magandang umaga po. Ano, ating pong sangayon po sa ating pag-aaral, yung pong pagdating po ng panahon na nauukol doon sa 1844 sa judgment na dumating, para po mas madali nating maintindihan, ano ho, kung babalikan po natin yung nangyari doon sa Israel, ito ay para sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos. Okay? Only for the righteous. Yung ito po ay sapagkat itinakda ng Panginoon na yun yung araw na kung saan yung day automatic doon malilinis ang kanilang buhay, at sa panahon na yon binabagbag ng bawat anak ng Diyos ang kanya sarili upang hindi na siya masumpungan na siya may pagkakasala pa sa panahon ng pagtubos, na araw ng pagtubos na yon. Yun po ang ating magiging maliwanag na pagkilala sa panahon natin ngayon. Yung 2,300 days ay yung po ay nagtapos noong 1844. Nang ibig sabihin noon, pumasok na po si Jesus Christ sa banal-banalang dako. Sa ating po mananampalataya, ano, ang kahulugan po sa ating buhay noon, dumating na ang ng pagtubo sa akin ng Panginoon. Once na ako'y sumampalataya sa ministry ng Panginoon, siya ay namatay na sa akin, tapos na si Kristo na namatay sa akin, at ang aking buhay ay binabanal niya at lililinis sa pamagitan ng aking pagsunod at pagpapasakdal ng Panginoon sa pag-akay ng Santong Espiritu na tayo'y lumakad sa banal na buhay, natatapos po, tinatapos ng Panginoon. At tayo po ipinapasok doon sa isang karapatang tayo tinatanggap niya. Sa pamagitan ng kanyang katuwiran, tayo ay nagiging righteous and holy. At tayo ay handa na niya na sa kanyang pagdating dalhin sa langit na bayan. Kaya po yung mula noong 1844 para sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, pumasok na po ang ating church doon sa time na tayo inaakay ng Panginoon. Kaya bawat mananampalatayang tumatanggap kay Kristo sa panahon ng pagtanggap sa pananampalataya bilang siya ang dakilang saserdote, ano ho, ay tayo po ay nalilista doon sa aklat ng buhay at napipreserves tayo ang pangalan, sapagkat nandoon ang record na tayo ay tumanggap sa Kanya, naghihintay tayo sa Kanya, at binabanal ng Panginoon sa panahong ito ng ating buhay ang sa pamagitan ng ministeryo ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo nagkakasala, di ba po ang sabi sa Biblia, kapag tayo nagkakasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus ang matuwid. Pero hindi po dapat tayo manatiling nagkakasala sa panahong ito ng judgment. Kasi natapos yung ministeryo ng Panginoon, na tayo patuloy pa rin sa pagkakasala, ay hindi magiging mabisa po ang
paraan ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nasa sa atin pong desisyon yon. Ang Panginoon ay naglalaan lamang ng way, ng daan. Si Kristo ang ating daan. Kapag inilatag niya yung lahat, ating nakilala at ating sinunod, tayo po ay pumapasok sa plano ng Diyos na tayo ay yung pagdaligtas na ginagawa niya sa atin at yung pag-akis niya sa atin sa banal na buhay ay mangyayari po sa atin. Ngayon, dapat dumating tayo dun sa sinasabi ni Ellen G. White na i-hate natin ang kasalanan at tapusin natin ang paggawa ng pagkakasala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus at ng Holy Spirit. Yan. Sister Lenny, I hope nawa ay na nasagot ko ang katanungan nyo. Sabi ko nga, manalangin na tayo. Yan eh. Okay. Jason. Tumami pa yung ating reflection dito. Sabi po na Edad Red, amen po sa magandang paalala na talagang sa pag-ibig lamang ng Diyos ako lumalapit. Yan. Salamat po Ate Edita. Sister Kate, ano ba ito? Birthday? May birthday, no? Pakibasa po. Sabi po ni Mitch Montalvo, good morning po. Pakisama po sa prayer, birthday po ng husband ko, si George Montalvo. Happy birthday po. Happy birthday po. Si brother Happy birthday George birthday. Montalvo. Meron pa po, sabi po dito, sa lahat natin, Edith Red, sa lahat ng aking pinagdadaanan, dami po nang nangyayari, na biglaan na lamang may malalaman na isang kamag-anak na namatay kagabi. Po, nalaman ko na namatay na, ano to, 3 p.m. ay inilibing na din ng 7 p.m. ng gabi. Di po nakaka-stress ko na. Sabi niya po, salamat po sa sagot. Wow, napakaswerte po natin dahil nakasulat ang ating name sa Book of Life. Need to be like Jesus every day. Sabi naman po ni Maricel Soriano Pascua, basa po. Sakit niya po. Sabi po ni Sister Maricel, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Yan na sabi sa Ecclesiastes 12 verse 14. Thank you po. Thank you po Ate Maricel. Dako na po tayo sa ating mga, sa ating panalangin. Napangungunahan po tayo ni Pastor Rodel. Salamat din po sa lahat ng mga nag-reflection sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pastor Rodel? Okay, tayo po mga kapatid ay dumako sa ating panalangin. Meron po akong mga sinulat dito na mga galing po dito sa private chat na mga pangalan po. Akin pong babanggitin, akin pong binabasa. At tulungan po tayo ng Panginoon na mga kapatid natin ito tumanggap ng mga pagpapala sa pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin at nire-request. Ano ho? Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila namin Panginoon, Diyos na mahabagin. Kayo na aming punong saserdote doon sa kabanal-banalang dako sa langit na bayan at hari ng aming buhay. Kayo na siyang umakay sa amin, Panginoon. Mula sa kadiliman papunta sa kagilag-gilag sa kaliwanagan. Kayo na nag-alay ng inyong buhay upang kami, Panginoon, ay matubos sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kayo na sa pamagitan ng diwa ng pagdating ng oras ng paghuhukom ay inaakay niyo kami, Panginoon, para mabuhay na banal na wala sa amin ang anumang bahid ng pagkakasala sapagkat kayo'y nag-aalok, Panginoon, ng inyong dugo na inyong inihandog upang tuluyang malinis kami sa lahat ng aming kapurihan. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan po ninyo sa lahat ng inyo pong nagawa sa aming buhay. Tunay na wala kaming ibang magagawa, kundi papurihan kayo, pasalamatan, sambahin, sapagkat kayo ang Diyos ng pag-ibig.
kayo'y nabubuhay upang laging gumawa sa amin ng inyong pagdiligtas. Kayo ay laging nandyan upang abutin kami sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Kay buti po ninyo, Panginoon. Kasama ng aming mga kapatid, sila ay may mga kahilingan sa panalangin. At amin pong talastas, Panginoon, na ang kanilang mga request na ito ay inyong diringin. Kaya't aming sinasamo sila sa panalangin. Pinapanalangin po natin namin si Brother Bong Orozco na siya nawa ay matawagan na sa trabaho na kanyang minimiti, Panginoon. Si Brother Nelson Ganyola na kagalingan at pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Ganon din si Sister Melanie na kailangan po na ng kagalingan, Panginoon, dahil sa kanya may pinagdadaanan. Ganon din si Sister Shaline, Panginoon, na tumatanggap ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Naway dumating sa kanila, Panginoon, ang panahon na siya ay maliwanagan at tumanggap sa inyo bilang Panginoon ng kanyang buhay. Amin din dinadalangin si Brother Eldon Tindan sa anumang kanyang mga kahilingan, Panginoon, sa buhay. Ito man ay sa kalusugan at sa pangailangan sa kanyang pamilya. Inyo pong tugunan, sira. May isang kapatid kami, Panginoon, na nagsasuffer sa kanyang goiter. Aming hinihiling, Panginoon, na inyo pong tulungan siya na sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan, Panginoon, tuluyang itong mawala na sa kanya. Tulungan siya sa kanyang paggagamot at anumang mga pamaraang kanyang ginagawa. Aming dinadalangin din si Brother Mark Anthony Buban. Sana po ay makaranas na siya ng full recovery, Panginoon. Tulungan siya sa kanyang pinagdadaanan. May mga kapatid kami na handa na dumating na sa panahon ang kanilang panganganak, Panginoon. Naway tulungan sila sa pagluluwal ng kanilang mga anak. Malayo sila sa anumang mga panganib at maging naway payapa ang lahat. Aking dinadalangin din si Brother Ben na tanuan na siya ay nakaranas, Panginoon, ng stroke. Aking dinadalangin, Panginoon, na nawa kayo maghatid sa kanya ng recovery, Panginoon. Anumang mga bagay na maghatid sa kanya sa mga komplikasyon, Panginoon, alisin niyo, Panginoon. Bagkos ang kapayapaan, ang kagaanan, ang kabutihan ay patuloy niyang maranasan. Akin din dinadalangin, Panginoon, si Brother Algie at ang kanyang may bahay. Sila, Panginoon, ay mayroong application ng pagtuturo sa Thailand. Dalangin namin, Panginoon, na nawa kayo po ang maglaan, Panginoon, na sila ay matanggap, Panginoon, at magkaroon sila ng sustenance sa kanyang, sa kanilang pamilya. Ganon din, dinadalangin namin si Brother Julio Panis. Siya po ay humihiling para sa positive result ng kanyang kalusugan, Panginoon. Naway dinggin niyo, Panginoon, siya. At matanggap na niya, Panginoon, ang kanyang kagalingan. Amin din dinadalangin si Brother Jason Panis, Panginoon. Siya ay mag-undergo ng eye operation, Panginoon. Naway maging successful ito at purihin ang Panginoon sapagkat siya ay tatanggap ng pre-eye operation. Panginoon, akin din dinadalangin si Brother George Montalvo. Pinasapit niyo pa siya sa panibagong araw na siya ay ng kanyang birthday, Panginoon. Isang karapatan at pagpapala na siya ay nagpupuri at nagpapasalamat. Dalangin ko, Panginoon, dalangin namin na higit pang buhay na sumasagana sa piling ng Panginoon na kanyang maranasan. Ganon din dinadalangin namin si Brother Luces Renduable. Siya po ay may sakit sa puso, Panginoon. Aming dinadalangin, tinalapit siya sa inyo na naway tutulungan niyo sa Panginoon sa karamdamang ito. Naway ang inyong kanang kamay ng kagalingan ang humipo sa kanya upang siya tuloy na gumaling. Lahat ng mga pangalan, Panginoon, ng mga kapatid na aming nabanggit, Panginoon, batid namin, talastas namin na nababatid niyo ang kanilang pangangailangan. Ganon din sa mga kapatid namin na hindi nabanggit at sila ay sumusubaybay
sa umagang ito ng aming pag-aaral. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, may mga particular na kahilingan sila. Tugunin niyo po sila, Panginoon. Salamat sapagkat kayo nandyan. Handa na sa amin ay maglingkod. At sakluluhan kami sa lahat ng aming mga pangailangan. Ang papuri ay sumain niyong pangalan. Ang pagliligtas nawa ay tanggapin namin mula sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagtugon ng aming mga dalangin. Aming kiniklaim na ito ay aming tinanggap sapagkat sa panalangin po ng inyong mga anak, tunay na inyong nababatid ang aming puso, ang aming pananampalataya. Walang Diyos na ibang buhay na siyang sa amin ay mabuti at gumagawa ng kabutihan sa lahat ng inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Mapa sa amin, Panginoon, ang katugunan ng lahat ng aming panalangin ito. Alang-alang po ang lahat sa dakila na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much, Pastor Rodel, sa iyong pangunguna sa ating panalangin sa umagang ito. Nadako naman tayo sa ating mga pagbati. Brother Joses. Yan po. Maraming salamat po sa ating mga viewers na sumubaybay ngayong umaga. Binabati po namin kayo ng general. At binabati po din namin si Pastor Juby na hindi na pinakasama ngayong umaga. Okay. Marahil ay si Pastor Juby ay parang narito na rin yata ang kanyang sasakyan. Okay, so ay hindi natin nakasama sapagkat ang umaga ay ginawa niyang paglalakbay. Ano po? Okay, ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at tayo ay nakatapos din ng maaga ngayong umaga. No? Tama-tama ito sapagkat dumarating na rin ang mga tao rito, papasimula ng mga constituency meeting dito po sa Lipa Adventist Academy. Okay, so dadako po tayo sa ating mga parting words at pagkat mahaba po pa naman ang ating oras, ating pong pagkalooban, Sister Kate, na makapag-parting words ang bawat isa sa atin. So, maraming salamat po muli kay Pastor Rodel sa kanya pong mensahe at sa lahat po ng ating mga viewers at sa inyo din po, Brother Joses, Brother Glenn, Pastor Fortu at Ma'am Marvy. Thank you po sa na naging kasama po namin kayo sa umaga. Ito, lalong-lalo na po sa ating mga viewers at sa kinabukasan po ay huwag na huwag po kayong mawawala dahil isa na naman pong mensahe ang nagaantay sa atin. At muli po ay pagpapalain po ulit tayo ng ating Panginoon na marinig natin ang kanyang mensahe at nawa mabless po tayo sa araw-araw nating pamuhay at madama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, maraming salamat Sister Kate sa iyong patuloy na kasiglahan na makabahagi sa ating Open Love Morning Devotional. Atin naman pakinggan si Brother Glenn. Yes, magandang umaga po mulit. Maraming salamat po sa ating mga mahigit 100 live viewers kanina. Talagang patuloy na sumusubaybay po sa atin. Dalangin po namin na patuloy nating i-share ang link ng ating pong Hope and Love Media Ministry, pati ang Central Quezon 2 at saka ang Jubis Artistrada, dahil yun po ang tatlong link po ng Hope and Love. Kaya po nakikita natin na maraming sumusubaybay na live viewers. Ano po, amin naman na mga kaibigan, kahit na late na, isend pa rin po natin dahil napakalaga ng mensahe po na pinag-aaralan natin dito. Pagpalain po tayong lahat. Good morning po sa ating lahat. Okay, thank you so much sa Brother Glenn sa iyong patuloy ding sasama sa ating pong ministry nito at salamat sa ating mahal na Diyos na patuloy nagbibigay sa iyo ng buhay at kalakasan sa araw-araw. Okay, so ating din pakikinggan ang ating pong tagapagsalin para sa kapakanan ng ating mga kaibigan, mga kapatid na Dev. Well, ating din pakinggan si Ma'am Marvy Baron. Hello po, naririnig po ba ako? Hina yung aking audio. Mm-hmm. Okay, so thank you
very much po sa lahat ng ating mga viewers na tumutok sa ating ngayong umaga at nakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Thank you po sa mga nakasama natin sa ating program kay Pastor Rodel, kay Brother Joses, kay Pastor Fortu and Brother Glenn. Natutuwa ako. Papasalamat sa Panginoon na ikaw ngayon ay malakas na. Sana ay patuloy ka pang palakasin ng ating Panginoon at patuloy ka makapaglingkod sa Kanya. Thank you din kay Sister Kay, palagi kasama natin. Thank you din sa ating Panginoon sa mensahe niya ngayong umaga. Okay, thank you so much, Ma'am Marvie. So, yun naman, patuloy din paglalaan ng panahon na maging kabahagi ng ministeryong ito ng Hope and Love. Siyempre, ating pakikinggan din ang parting words ng ating admin, Brother Joses Pasamba. Okay, salamat, Pastor. Pag nagsasalita ka, pag pinapakilala mo, kinikilig ako, Pastor. Talagang... Okay, salamat po sa ating mga kasama ngayong umaga. Si Pastor Porto, Mabol. Mabol, akala ko iiwanan mo kami ni Brother Glenn dito at saka ni Pastor Rodel at saka ni Sir Jay at saka ni Ma'am Marvie. Ma'am Marvie, salamat. At Brother Glenn at Sir Kate na maaga gumisil. Sigit sa lahat yung ating speaker na nagbigay ng effort, nagbigay ng mensahe ng ating Panginoon, si Pastor Rodel. Pastor Rodel, maraming salamat. At sigit sa lahat, pinabati po namin. Binabati po natin yung mga ating mga donors. Maraming salamat po sa inyong suporta dito po sa ating media ministry sa Hope and Love. At sige sa lahat po yung mga nagbigay talaga kanina ng reflection. Mahirap, Pastor Porto, mag-type, no? Ay, ang bagsong mahirap mag-type, lalo pag mga ano na, talagang malalabaw mata. Talagang sinagsisikap yung ating mga viewers na talagang mag-send ng kalang reflection at mga pre-request. Yung mga pre-request nyo po, kami ay natutuwa kapagkat kayo ay ganado magbigay ng pre-request. Huwag po kayong mahiya na isend po yung inyong mga pre-request. Balik ko na sa iyo, Pastor Porto. Okay, thank you so much, Brother Joses. At nariyan ka na patuloy na kasama ng ministeryong ito. At salamat sa presensya mo ngayong umaga. Lumigit na ikaw ay nariyan. Pagka kami ay nawawala, ay ikaw naman ay patuloy na nagtataguyod ng ating ministry nito. At ating pakikinggan ang parting words ng ating pong tagapagsalita, si Pastor Rodel Honorica. Ako yung papasalamat po sa Hope and Love sa pangunguna ng ating mga kapatid na nakasama ko natin ngayon. Ako yung papasalamat din sa kay Pastor Juby, siyang nagbigay sa akin ng schedule para makapag-share po sa ating programang, napakagandang programang ito. Maraming tao ang nakikinabang at maraming tao ang napapalakas ang kanilang pananampalataya. Ganun din ang mga prayer request nating ginagawa, tunay na malaking tulong sa bawat isa. Salamat din po sa lahat ng viewers na patuloy na bumabati. Ano ho? At habang nating nababasa yung kanilang mga kagandahang loob at kanilang pagbati, tunay po na tayo ay tumatanggap ng kalakasan mula sa ating mga kapatid. At lalong higit na salamat sa ating Panginoon na siyang sa atin ay mas higit na nagbibigay ng tulong sa bawat araw ng ating buhay, anuman ang ating pinagdadaanan. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor Porto, sa inyong pag-handle ng programa ito at napakaganda sa ating iglesia. Okay, thank you so much, Pastor Del, sa iyo ng mga ginampanan sa umagang ito. At hari nawa, Pastor Rodel, hindi ito yung huling pagkakataon sana ng ikaw yan. Hindi po. Basta po nandiyan si Brother Joses. Dumating si Brother Glenn. Sa pagkakataon na maging tagapagsalita kang muli. Okay? Dito po sa ating Hope and Love Morning Devotional. Salamat din po kay Sister Kate saka kay Sister Marvie. Okay, so thank you so much. At siyempre, higit sa lahat, ating pinasasalamatan ng ating mahal na Diyos na siyang muling nagdulot sa atin ng tagumpay sa umagang ito. Amen. Upang Amen. Patuloy nating maranasan ang kapanatagan at kapayapaan ng ating mga puso at isipan na mayroon tayong Diyos na siyang umaakay sa atin, na siyang gumagabay sa atin, nagtatanggol sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na nagnanais na tayo'y kanyang makapiling doon sa langit na bayan na kanyang inihanda. Amen. Mga kapatid, para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, narito po muli ang Hope and Love sapagkat nagtutumuli na po ang oras muli na mamaalam na po muli kami sa inyo. Subalit,
Huwag yung kaligtaan sa araw ng bukas. Huwag kayong mawawala. Magpapatuloy po ang Hope and Love at atin pong pagsaluhan ng mga mahalagang mensahe na ipinagkakaloob ng ating mahal na Diyos. Kaya nga po, inaasahan po namin, kaulayaw po namin kayo araw ng bukas, isang oras kalahati na pagbubulay ng salita ng Diyos at pagdulong sa pamagitan ng panalangin. Narito po muli ang Hope and Love. Nagsasabi sa inyo, ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Babay na po and God bless po sa ating lahat. Love's glory through his eyes.